yung pinakadulo nating pain mo dahil malaki yung ulo-ulo niya. Pwede rin namang ano migo. Wala siyang ulo-ulo, lollipop lang. Pwede rin. Hindi po yan sa inyo. Yun mga amigo, natapos na natin yung walong biwas at ay kakabit na natin dito sa ano nakabahay natin. So tara, let's go. Yo, what's up? Good morning mga amigo. Good morning sa inyo lahat. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga amigo. So for today's video ay gagawa tayo ng tutorial kung paano gagawa ng tambo-tambo. Yan. Pero bago ko umpisan tong video na ito amigo, gusto ko munang magpasalamat sa mga sulit na suporta nyo mga amigo. 15k subscriber na tayo. Yan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out kay Larry Dakuyan, kay Cristy Tuto Argansa, yung mga sharer sa ating mga video mga amigo. Maraming salamat sa inyong pagbahagi ng mga video natin sa iba mga amigo. Salamat ng marami. Kay Jamil Channel 09, kay Michelle Cabishi, Ernie Rodriguez at kay Jimmy Garcia. Yan, sa lahat mga subscriber at saka supporter ko, salamat sa inyong lahat mga amigo. Good morning. Tara na sa tutorial. Umpisa natin to, tara. Let's go. Yan, ito po yung mga materials migo. Meron akong hinalo na ano na crystal, dalawang klasing ano migo. Dalawang pinaghalong kulay. Ito may ano siya, pink. Pink, puti, blue, pula. Pinaghalo-halo migo, ito yung kinalabasan niya. Ito din mas marami yung puti, may orange, may blue, may pula, may pink na konti. Pinaghalo-halo din, ito din yung kinalalabasan. At syempre sa tambo-tambo migo, meron tayong ginagamitan ko siya ng ulo-ulo migo. Yan o. Mga ulo-ulong maliliit. Ito yung pinakapain natin migo. Mamaya makita nyo kung paano ko gagawa ng lalagyan ng crystallite yan. Ito migo, nabibili lang to siya sa mga fishing supply. 10 piso po isa. At saka meron tayong mga biwas 04. Yan o. Yan. At saka nylon migo numero 30 ang gagamitin ko kasi yung isda ngayon medyo may kaliitan pa kaya 30 ang ginagamit ko. At yung pinakabahay niya migo itong 45. Yan. Bali ang gagawin nating biwas migo ay 8 biwas lang. 8 biwas. Ito ay sobra to ay lagyan natin yung sobra para may reserva tayo. Itong malaki migo, bakit may malaking isang piraso? Ay ito yung ilagay natin sa pinakadulo ng tambo-tambo migo. Kasi walang ano diyan, walang tingga na ulo-ulo diyan. Kaya ito na lang lagay ko. Plastic. Dagdag ko nga lang pala sa materials migo ito. Itong pakintab. Saka syempre yan yung pakintab na yan. Syempre meron tayong sinulid pangtali sa ano, ulo-ulo. Yan. So tara. Tara, umpisa natin. Kuha lang tayo ng katamtaman lang migo. Yan. Tapos anuhin lang natin yung pinakadulo kasi pantay siya, dapat hindi siya pantay para maganda tingnan. Yan. Go, lagyan natin siya ng pakintab migo. Ito kulay pink. Marami din to sa mga fishing supply sa inyong mga lugar migo. Ayan, lagyan natin siya ng pakintab. Ito yung tambo-tambo migo. Pwede naman lollipop migo ang gagawing ano pagtalian dito, pero prepared ko gagamit ng ano ulo-ulo para maganda siya migo. Yan, subaybayan nyo lang ako migo. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. 15k subscriber na po tayo mga amigo. Salamat ng marami sa sulit nyong suporta sa aking channel mga amigo. Good morning.
shoutout sa mga viewers and subscriber natin dyan, sa mga viewers natin dyan sa ano, ibang bansa, mga OFW, shoutout po sa inyong lahat. So ngayon amigo, lagyan na natin siya ng ulo-ulo. Yan o. Yan. Sana makita nyo amigo. Yan, i-plaster lang yung ulo-ulo sa gitna. Yan o. Ngayon, nalagyan natin siya ng pakintab. Tatalian na natin siya. Yan, i-plaster na natin siya, amigo, para magandang tingnan. Yan ang ulo-ulo niyong. Yan, amigo, ganyan ang forma niyan. So, pagkatapos yan, ititrim na natin po siya, amigo. Yan o. Ito yung pamain ko sa tambo-tambo. Mas maganda din daw nito amigo, may ano, bulik. Bulik siya, bulik. Ano, balahibo ng ano. So ngayon amigo, hindi kasi pantay, may mahabang, mahaba naman masyado. Titrim natin siya. Yung gamit ng sukle amigo, hindi lang para sa buhok, para dito sa crystallite. Yan o. So meron na tayong isa. Yan. Ganyan ang paggawa amigo, basic lang. Lalagyan natin siya ng biwas mamaya at saka yung nylon para ikakabit natin mamaya dun sa pinakabahay niya. Yan, trim lang natin kunti, trim lang. Sundan nyo lang ako amigo para may idea kayo paano gawin itong tambo-tambo. Ito nga palang tambo-tambo amigo ay ano to? Recommended to siya sa mga buya na ano, buya na katulad nito. Yan. Sa mga payaw, papayaw. Yan, nagagawa na tayo. Nagagawa na po tayo ng isaw. Yan. So, balik na lang. Ganun lang gagawin amigo. Pabalik-balik lang gawa ng ganito hanggang makatapos ka ng ganitong pitong pirasong ganito. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng ano, nylon. Gagamit tayo ng 30. Tataliam natin itong isang biwas. Yan ng 30. Ito yung pinakaka ano natin amigo. Ano bang tawag dito? Luay, ang tawag sa amin luay. Di kaya ay kurambot. Yan, marami kasing tawag nito amigo. Kurambot. Tatalian lang natin siya amigo. Ang estilo ko sa pagtatali ay 8 lang amigo. Marami kasing klaseng tali. Yan. Yan, tapusin itong video nito amigo para malaman nyo kung paano ko sinit up itong tambo-tambo. Yan. Ngayon, ipapasok na natin dito sa ulo-ulo. Yan, ipapasok natin dito sa ano, ulo-ulo. Yan o. So, ganyan na siya amigo. Naakit na yung mga skipjack tuna at saka yellowfin tuna nyan. Minsan amigo, nahalo din yung mga maimahi or dorado, lamarang. Yan. Ganyan po yung forma nyan mga amigo. Yan. So lagyan natin siya ng tenga dahil ipapasok din natin sa tenga dun sa pinakabahay niya. Mamaya amigo, malaman nyo kung anong sinasabi ko ngayon. Ayan. Sige. Ayan. First blood. Ayan, naka-isa na tayo amigo. Bali, ang gagawin natin is 7 piraso. Ayan amigo, gagawin na tayo. Isa. Isa pa. Pangalawa pa lang ito mga amigo. Kulang pa ng 5. Relyo na yan. Hindi na ka mo. Hiram sa pong. Sigil pa. Ayan mga amigo, nakagawa na tayong pangalawa.
mo natin siya, i-trim natin siya. I-trim natin yung pinakadulo. Para sa kabilang dulo din. Supply lang natin dyan. Supply lang natin ng konti. Tulin na yung mga sobra-sobra mga amigo para sabit sa biwas. Ayan. Ayan yung ulo-ulo niya. Ito yung pinakadulo nating pain mo dahil malaki yung ulo-ulo niya. Pwede rin namang ano mo. Wala siyang ulo-ulo, lollipop lang. Pwede rin. Hindi po yan sa inyo kung anong gagamitin nyo. Ayan na siya. Nasa tubig yan nyo, gaganyan-ganyan yan siya. Lagyan natin ng saliba. Po, ang output ng ating ginagawa ngayon. A few moments later. Gawa na tayo ng ilang piraso. Ayan o. So, lagyan na natin siya ng ano. Biwas at saka nylon. Yun mga amigo, natapos na natin yung pitong biwas at isang malaking ulo ay hindi natin muna kinabitan ng biwas. Maya na lang pag ano, pagkabit natin dun sa pinakabahay niya. At ang biwas niya amigo ay itong malaki. Itong biwas nito amigo, ito ay 04, ito ay 06. Yan, kasi ito yung pinakapangdulo natin. So ngayon nagagawa na tayo ng pitong piraso. Ikakabit na natin ito dito sa pinakabahay ng mga amigo dito sa pulunan na to. Ayan. So samahan niyo ako mga amigo, tara, let's go. Ayan mga amigo, natapos na natin yung 8 biwas at ay kakabit na natin dito sa ano, pinakabahay natin. So tara, let's go. Ayan, ayan na po yung nylon natin mango. Yung numero 45 yung ginagamit natin. So ngayon, kakabit na natin yung biwas. Ayan. Ito yung pulo na natin. Oh. So sa tambo-tambo mango, kailangan meron kang ano, bato-bato na ganito kalaki. Mga nasa 100 grams. Yan. Mula dito sa pinakapunan sa pinakabahay niya, ano, meron tayong bato-bato na 100 grams ang bigat. Yan ang amigo. So ang distansya ng pagitan ng bawat biwas mo galing dito sa bato-bato na to ay 5 dipa mo bawat biwas. 5 dipa ang bawat pagitan ng bawat biwas. So didipa tayo ng ano, 5 dipa. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Para malagyan to siya ng biwas mo, yung may tinga lang katulad nito. Yan o. Yan o. Yan ito lang paggawa mo. Yan o. Yan ito lang yung gagawin mo. Yan. Tapos ganyan. Ganyan. Tapos kukunin sa gitna, mga amigo. Ayan o. Silain dito. Ay, hawakan lang dito. Masyadong mahaba.
Ayan na po siya. Ipita lang po siya ng maigimigo para magiging ganito na siya. Magiging ganito. Ayan. So tatanggalin natin dahil tutorial lang ngayon. Dati na kasi itong bahayan kumigo. Hindi ko lang papalitan dahil okay pa naman siya. Ayan, meron siyang mga tinga-tinga. Oh. So ngayon dito natin ikakabit yung biwas. Saka yung crystalline. Ito yung nagawa natin kanina. Yan. Ayan, may nailo na siya, may tenga rin. Papasok natin dito sa tenga din dito sa pinakabahay. Ayan o. Papasok lang natin mga amigo. Yung ulo ipasok din dito sa pinakatenga niya. Yan. Ayan na, ipasok na amigo. So ito na ngayon siya. Ayan. Ayan na yung ano, ngayon mga amigo. Ganyan ang sitap niyan sa dagat. Kailangan amigo, ang haba ang ng nylon mula sa biwas ay mga kalahating dangkal amigo, kalahating dangkal para hindi mag-ikot-ikot dito sa pinakabahay. Kasi pag masyadong mahaba amigo, may tendency na iikot-ikot yan dyan at hindi magandang tingnan doon sa ilalim. Kaya kailangan natin ng maigsing ano, luay. Ganyan lang mga kalahating dangkal lang amigo. Ganyan siya. So nakabit na natin yung isa. Sunod ang pangalawa. Siyempre isa tapos pangalawa. Di pa ulit tayo ng limang dipa amigo. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Yan. Ito na yung pangalawang tengaw. Kakabitan natin ng biwas. Yan. So, lagyan na natin. A few moments later. Yun, ito na yung pinakahuling biwas mo, yung may malaking ulo-ulo. Siyempre dahil malaki yung ulo-ulo niya, malaki din yung biwas niya. Numero 0 size na Norway. Yan. Yan po yun. Basahin natin sa dagat nito. Yan, ganyan po yung ano niya, pag nabasa siya sa dagat. Yan. Naagit po dito yung mga skipjack tuna at saka yellowfin tuna. Minsan sumasali rin yung mga maimahi at saka iba pang isda amigo. So yan ngayon ang setup natin. Tapos na natin kabitan ng mga biwas amigo. Pupuloy na natin siya. Amigo. Bali 8 biwas yan lahat. Yan yung tambo-tambo natin ngayon. Yan. So yan mga amigo, tapos natapos na natin yung ano natin. Tambo-tambo, yan o. Yan. Ready na siya game amigo para iariya sa laot. Naghahanda lang tayo amigo para pagdating sa laot, ready na tayo. Yan, okay na. Ready na siya amigo, ready na. Yan o. So yun mga amigo, tapos na tayo sa ating tutorial at sana na naintindihan at nasubaybayan nyo ang aking mga ginagawa mga amigo.
Shout out sa lahat ng mga viewers at saka subscriber natin dyan, sa mga silent supporters. Yan, good morning po sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, amigo, please like, comment, and share, mga amigo. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko at napadalaw ka lang, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod ko pang mga adventure. Yan, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtanaw, pag-ampig mong tanan. Bye-bye!